Alin ba ito sabi? Mga Marikel, level ang abuhay ko! Good morning! Good morning! Wow! Kumusayin po natin ang pamilya Matinga, mga amigo. Tingnan natin. Terminado ke? Labar. Oh! Labar na si Chiyomi, tapos na. Buenos dias! Good morning! Good morning! Good morning, Chaselsa! Hi! Good morning! Good morning! How are you? Me fine! Ito, sir. Ah, labar. Ay, terminal labar? Ano? No, labar. Naglilinis si Tia Selsa. Yan ang, esto cuarto de Aya. Dormitorio de Aya. Nililinisan niya. Aya, nakakahiya naman sa'yo. Umalis ka dito, hindi mo nililinisan. Si Chiyomi naglilinis ngayon. So, ayun po, ngayong araw po mga umaga ay panonood natin si Tia Selsa kung ano ang mga gagawin niya, kung ano ang ginagawa niya dito sa may, kung ano ang gagawin niya, o ano ang ginagawa niya sa tuwing umaga. So, panoorin po natin. Namanyanita ka ito, Aser, umpisar. Kung ano ito, despitar. Banyar. O, sa umaga daw, naliligo si Tia Selsa. Ito, Sophie. Banyar? Naliligo daw si Sophie. Pagka bago, pagka gising, naliligo sila. Yun ang nakasanayan nila. Sabi ko kasi, yun ang tinuturo ko kala Tia Selsa. Dati. Eh, yun ang tinuturo kay Chiyomi dati. Sabi ko, maligo muna bago maghanda-handa ng pagkain. Ako doon yung ginagawa ko, naliligo muna ako sa umaga. Kasi pagka hindi ako naligo, ang nangyayari, dire-diretso trabaho. Tapos maliligo uli ako. Ayun, para maginhawa ang pakiramdam. Después na mametit, so aser. Después de bañar. Aha. Barer. Barer. Aha. Así. Alima, ¿qué tú vas a hacer? ¿Barrer también? No, voy a fregar. ¿Fregar? Ah, ¿y tú? ¿Lavar plato? No hay... voy a coger más esto. Ahora... coger agua para fregar rápido ya. Ajá, sí. Quiero ver. Sí, pag mga bata. Ah. Bata pa lang yan. ¿Qué te hora? Yo también. Yo dormir a tarda. Después la mañana. Ah. Mamá dice que la mamá te ama. Ah. ¿Basura? Queríamos preguntarle si podemos abrir esto. ¿Puede? Yo veo que esto sale. Queremos limpiar esto así, aquí dentro. ¿Qué quiere limpiar dentro? Sacar. ¿Por qué esto sale? No va a salir. Abre. Puede. Puede sacar. Sí, para sacar todo nuestro que está sucio. Dentro. Ah, sí. Para que el agua pase limpio. Oh, yung ano. Yung canal. Bakit daw ang gamit ay walis tambo? Mas madali ang walis tambo. Lalo na pag simento. Ha? Ay, doon yung Chiyomi ng dumi. So, habang sila ay naglilinis, ayan, si Chiyomi. Ano, dali naman ang trabaho kasi dito, wala naman masyadong lilinisan. Kaso may aso kasi dito, laging nagpupupo. Ay, pero aki aser pupo, ano? Aser, puputuloy. Basura. Ang ano niya, yung basura, doon pa sa kanto nila dinadala. Tapos, tuwing biyernes yata, o tsaka inaano, tsaka kinukuha ng truck. Dati kasi may tinapunan kami ng basura dito. Ah. Tatapon muna yung tubig nang malinis daw. Nag-level up ang kanilang panlinis, mga amigo. Nag-level up na. Di ba natin sa Equatorial Guinea yung timba? Parang timba lang siya. Ngayon, social na ang kanilang panlinis. Oh.
Eh, mga magandang makita niyo po mga amigo, kaya ibinablog natin. Nuevo. Kanya-kanyang trabaho. Medyo, naglinis ka na ba? Madumi ah, sahig nila. Malangaw nga sa atin mga amigo eh. Malangaw. Pero no, kargar awa. No cargar agua de pozo. No carga, no difícil. Fácil. Baging magaan ang kanilang buhay. Kasi siyempre hindi na sila hindi malayo yung gripo. Doon kasi sa Equatorial Guinea, minsan kumuko pa sila sa balon, tapos minsan kumuko may gripo doon sa may likod nila, kaso malayo. Ayan, ilalabas ito. Ilalabas ito. Sabi ko sa nandito na nag-ano ng tubig. Yung mga nagalagay tubig, umuha lang silang kumuha, babayaran ko. Pero nakailang kuha ka na ba? Medyo nakailang kuha ka na? Nakailang kuha ka na? O, tama, bayad na yon yung dalawa. Nagbayad ka ba? Hindi. Ikaw kasi nakailang ka na? Dalawa, bayad na yon. Ngayon yung pangatlo, hindi. Chama may esto dos? Dos? Tukoy ito dos? Uno. Ah, tama. Oh, bayad na yun. Panda y la puera. Cada día, cada cuando termina esto, panda la puera. Pero, ¿saan ba to? ¿Saan ba esto, Ago de Lidia? Diyos ko. Hanggang dito. Ito inumin ni Chama eh. Tubig ulan. Oh, malinis sila. Malinis na. Sabi ko, ilagay yung yan, balde. Ay, yung ating yung galon doon nilalagay kasi kukuhanin. Ito pakita ko sa inyo. Kasi mga amigo, yung kapitbahay namin dito na kabatch ng kapatid na nasa Dubai, siya, meron silang negosyo na tubig. Water refilling station. So, sabi ko, pagka wala na silang tubig, ayan, sa blue drops, ito dito sila nakatira, sabi ko, ilagay lang doon nila dito, tapos bahala na siya. Tapos, every week, pagka na, kung ilan yung maubos sila, babayaran ko. Ganun lang. Kuya. Kuya, ito tubig ha? Tapos, ayan pa mga amigo, tayo mag-breakfast. Kasama sila. Magkakape lang kami, pag ganyang oras. Tapos mamaya, tanghalian namin mga alas 11. Kasi pagka maraming kain, ang hirap na sa tatlong araw, tatlong beses kang kumakain sa araw, lunes, umaga, tanghali, hapon, nakakaano. Hindi rin kasi kami sanay nun. Hindi kami sanay ng kumakain ng tatlong beses. Nasanay kami sa Equatorial Guinea, ganun. Asi! Si mismo talaga mas sipag eh. Alin ba ito sabi? Si. Aquí no mucho trabajo, solo pregar, lavar, así, barrer. No tiene mucho trabajo, no la hagan. Sí. Tiene máquina. Tiene máquina. ¿Dónde? Anda, pues se muglaba. Madali, bukay kos sa Pilipinas. Madali lang buhay sa Pilipinas. Ito siya naglalaba. Ang isang araw sa labas eh. Mas gusto niya yung sa naglalabas na ganito, sa manual. Kasi may mga damit daw na dapat matagal laban. Nasanay siya. Pero may ano, may Clorox na naman. Leheya. Olor de leheya. Este homo tiene todo. Ah. Surf. Eso surf, no?
Si Alima naman ngayon ang nag-aano. Pero yung anak siya mamaya at marunong. Aha. Ito na nga. Solo Alima no terminal. Alima si Pasig na kundo tiene esto, no? Yan sila bien, así tú. Bañado. Ha? Ito bañada? Ah, nakaligo na sila. Sabi ni Misma. Mga Maritel, 11 at abuhay ko! Nag-level up ng buhay na siya, mami. Kasi hindi na siya nahihirapan ngayon. Ganyan-ganyan lang eh. Kasi kung ito nagini eh, pinaggagawa nito eh, maghapon eh, naglilinis ang mga bahay. Eh, dito wala naman siya masyadong lilinisan. Itong bahay na kakapirasong, ano, tsaka yung kila Amir. So habang si Tia Cesa ay nag-lalaba at tsaka nag-lilinis ng bahay, ano kaya ang ginagawa nila, Vivian? So, tulog pa raw po si Vivian tsaka si Amir, mga amigo. Nako, kinapakan. Ay, ito si Amir pala. Hoy, si Amir! Tumama. Paluin ka ng nanay mo. Dako, tingnan natin. Ah, ito, dito pa lilinisin to. Sino maglilinis nito? Tingnan natin kung nakaayos. Tsura, ay, natutulog pa yata. Si, ano, si tao. Sinabi ko na sa kanila eh. Pagkagising nila, mag-ayos na sila eh. Wala silang gagawin eh. Ganyan na ganyan lang. So, telepono. Yan ang buhay nila. Ito, room ni Jose. Siyempre, alam niyo po, may pamahiin si Jose. Dapat yung brief daw nakasabit. Kasi, baka, para daw hindi siya mahakbang. Ito si Belgium, no? Hindi pa ata nakakalinis eh. Ano ba? O, oh, diba? Wala. Wala masyadong gagawin din kasi dito, mga amigo. Kaya nga sila, ang ginagawa po nila, pumunta sila kila Princess para mag... Tuti yan na VP, no? Mm-hmm. May internet kasi dito, mga amigo. Anong lang ginagawa nila? Pagka walang ginagawa sila, pagkatapos na, kadalasan pupunta sila kila Princess. Ano yung TikTok? So, ayun pa mga amigo. Ganyan naman ang trabaho nila TSS sa araw-araw. Sila ay maglilinis sa bahay. At pagkatanghali, ang ginagawa ni Chiamami, nag-aaral po siya ng language natin. Sipag. Hindi nawala yung ano. Hindi nawala yung pagiging masipag ni Chiamami. Same na same po mga amigo. At Chiamami? Fácil, no? Sí, ese fácil. Ese no, no, no. Sa karto, do susyo, no? yan yung talagang binili ni Chiamami na dapat namin bilhin. Itong panlinis ng bahay na to. Kasi nakita niya yan nung nandun sa may bahay namin, sa kabila. Sabi niya, ako pagka tumira siya dito, gusto din daw niya ng ganyan. Dali eh, oh. So sa mga nagko-comment po na bakit daw po sila siya mamay dito nakatira sa apartment at itinira ko sa apartment, nakamanood po kayo ng video. So, ito po ay para kaya TSS. So, mas maganda po kasi ganito, bukod-bukod po sila. Kasi syempre, nakaplano po ang lahat. Nakaplano ang lahat at nang umuwi kami dito, kasama talaga natin sila Beljun. So, bago pa ninyo nalaman ay si Jose at si Beljun nag-usap na kami na gusto nilang sumama sa akin. At yun nga, kaya natin ipinagawa ito para sila ay meron din ever na sasama sila sa atin. So, matagal na yun. At sabi nga nun, akala siguro ng nag-comment ay binabayaran itong apartment na ito buwan-buwan. Hindi nila alam, ito yung pinagawa para kila Tia Cesa talaga. Para kasi sa akin, okay yung ganito. Mas okay yung ganitong klase na bahay nila Tia Cesa. Pero kapag dumating yung time na mas gusto nila sa bukid, meron naman kaming lupa mga amigo.
So pwede natin silang patayuan doon ng kagaya ng bahay sa Equatorial Guinea na nilatyasesa na tabla. O kung simento man, bahala po siya. Basta ang mahalaga po masaya po sila sa pag-i-stay nila dito sa Pilipinas. Gusto ko kasi maging ano sila yung at home sila talaga dito sa bansa natin. So ginagawa naman natin yung best natin para sa kanila. So ayun pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Magandang umaga po muli mga kababayan ko at salamat po sa unasawa niyo po panonood sa ating video araw-araw at God bless po. So ganyan po ang buhay ng Matingga Family, dito sa Pilipinas. At mamaya po kami ay lilibot. Hirap din sarap. Ganun po mga amigo. Salamat po at God bless.